sitaw, talong, okra, dahon ng malunggay, inihaw na bangus, papaya. Ito nga pala ang papayang gulay. Kaya abangan at panoorin natin kung paano magluto ng papayang gulay. Kaya dyan lang kayo. Ito po, tayo ay magluluto ng papayang gulay. Kaya panoorin hanggang matapos. Ito lahat ang mga ginamit kong gulay. Ayan, iniwas-iwas ko ang mga papaya. Ito nga pala ay isang papaya lamang. Nilatan ko, hiniwa ko at hiniwa ko din ang maliliit. Kapag maluto, take note, hugasan muna ang papaya kapag nabalatan. Syempre, habang hiniwa-hiwa ko ang papaya, yan po ay malinis na. Kaya, malinis nating iluluto. Panoorin natin hanggang matapos, guys. Stay tuned lang po kayo para sa ganun po, alam niyo po kung paano lutuin. Lamang naman po ang papaya ay maninipis. Huwag po makapal para magaling lutuin. Ito naman po yung malunggay. Dahon ng malunggay na aking kinuha sa aming paligid, sa aming tanim. Ayan, himay-himayin na natin at tanggalin natin ang mga dahon ng malunggay. Masarap po yan. Maraming benefits na maibibigay. Katulad ng mga malagnawang dugo, kailangan pong kumain tayo ng dahon ng malunggay. Ito naman po ang mga talong. Itong talong po ay hiniwa-hiwa po rin po. Tinignan po kung may uod. Ayan. Check talaga natin kung ito po ay malinis at wala po siyang dumi o kaya uod. Hinugasan ko na rin po ang talong. Pero mas maganda po bago hiwain, talagang hugasan muna ang talong para maganda po. Pero nasa inyo po yan kung paano po ang inyong pagkakahugas at pagkakahiwa. Pwede naman po ilagay natin buo. Pwede rin naman po hiwain natin ng dalawang beses. Ayan, ito na. Napakarami pong talong. Yan po lahat ay biyaya at binigay po sa amin. Kaya napapasalamat po ako sa lagi nagbibigay ng gulay sa amin. Libre po ang gulay namin. Maraming salamat po. Ito naman po yung okra. Ayan. Pagkatapos ko po hiwain sa dulo at dulo ng okra, ito ay ismash-ismash ko kanyang balat. Para sa ganun po ay hindi pumakati. Tapos hugasan po natin. And after ko pong mahiwa-hiwa at ma-smash po, saka ko po din siya hinugasan. Ayan, naghalo-halo po ang aking papayang gulay. Kasi sa dami po nilang pinigay na gulay, pinagsama-sama ko na rin po ito. Nilagyanan ko din po ng sitaw. Ayan, ang sitaw po na ito ay pinutol-putol ko po ng tamang putol. Ayan, pagkatapos ko pong naputol ang sitaw po na ito, pinugasan ko na rin po. Siyempre, bago lutuin ang mga gulay, dapat nahugasan po ito. Malinis, para sa ganun ay masarap kainin. Hindi lang po yan. Siyempre, nasa pagluluto kung gaano po kasarap. Kanya-kanya po tayong timpla, kaya tignan natin kung magugustuhan niyo po ang aking luto. Ayan, dyan lang po kayo. Stay tuned lang po, mga lalaps. Panoorin niyo po ito hanggang matapos para alam niyo po kung paano lutuin. Ayan po, yung sitaw. Papaya. At syempre,
ka rin po natin dahil may mga isda po itong maliliit. Kaya yan po yung isasabaw natin. Ngayon, pakuluin po natin ito ng pakuluin. Lagyan na rin po natin ng luya para masarap. Ayan po. Hintayin po natin kumulo ang tubig na may bagoong. At kumulo na po siya. Ayan. Ilalagay na po natin ang inyaw na bawas. Ayan. Pwede naman po hindi siya kumulo. At actually, malapit na po kasi siya kumulo. Kaya, nilagay ko na po yung inyaw na bawas. Para sa parin po, yung lasa po niya, bago kumulo, kakapit na po sa may sabaw. Diba sabi nga po nga nila, is kapag inihaw po, ang ilalagay natin sa gulay, unahin na po natin ilagay yung sahog para malasa ang ating sabaw. Ayan! Dahil po ay malapit ng kumulo, ng konti ang sitaw at papaya, inuna ko po ito inilagay kasama ang isda na sahog. Kaya ayan, ang sarap ng ating gulay. Binaguungang papaya. Dapat nga ang titulo po nito is binaguungang papaya, pero dahil alam na po natin na binaguungan ito, titulo po natin ay papayang gulay. Ngayon lamang po kami kumain ng ganito. Kaya na-miss ko po kumain ng papayang gulay. Ayun guys, alam niyo, sa inyo naman po kung anong gusto niyo isahog. Pwede din pong sardinas. Pwede po kahit ano kung anong gusto niyo pong sahog. Pero mostly, ang sinasahog po talaga namin sa gulay na ganyan is inihaw na bangos. Talagang swak sa sarap. Yum! Ayan po, kumukulo-kulo na po siya. Pagkatapos po, pakuloan ng pakuloan at medyo malambot na po yung gulay na papaya at sitaw. Syempre, ilalagay na rin po natin ng okra. Masarap ang aking gulay. Hintayin po natin na maluto. Diba po, napakasimple lamang po ang pagkakaluto. Ang timpla lamang po ng ating gulay ay pag-uong. Ayan. Haluin po natin para maluto po yung ibang gulay po niya. Miss ko talaga. Basta binago nga ng sarap. Kaya huwag po kayong magsasawa sa ating mga gulay dahil ang gulay ay maraming benepisyo. Ayan, maraming binibigay na benepisyo. Kaya good for health sa ating katawan. Lalo na yung malunggay. Kaya eto na, nilagay ko na rin ang daro ng malunggay. Sarap po talaga. Yan. Ayan, malapit na po siyang maluto. Pagka nilagay na po natin ang daon na malunggay, malapit na po siyang maluto. Haluin na po ulit natin. Para po sa ganon, maluto din po ang daon na malunggay. Ayan.
paborito kong gulay. Pero, as in, papaya, upo, tsaka, ano pa ba yung mga ibang mga gulay na medyo matitigas? Kasi, mostly, ang mga gusto ko talaga is mga bunga. Yung mga matitigas, yung mga gusto ko, upo, ayan, papaya, kalabasa, yung bang bunga ng kalabasa, ayan, yung mga gusto ko yung ampalaya, bunga ng ampalaya, yung mga gusto ko yung mga bunga ba, ang sarap-sarap ko yung bunga ng mga gulay. Ayan, guys, ito na, ayan, ang sarap-sarap. Kaya, ready to serve na, guys. Pwede na tayong kumain ng pananghalian. Tara na! Yummy gulay! Ayun, masarap na gulay! Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Pero, take note, bago po yan at bago po magtapos ang ating pagluluto ng papayang gulay ay huwag niyo pong kalimutan ni Kalimbang ang aking channel ay si Rivera 23. At of course, i-bell on niyo na po para mag-notify po sa inyo ang mga susunod ng aking pagbablog at upload. Ayan! Thank you for watching, guys! Ang sarap-sarap ng aking gulay, kaya tara na, sabayan niyo na akong kumain! Wow! Yummy! Papayang gulay! Sarap-sarap talaga, guys! Sarap-sarap! Yummy ang aking papayang gulay! Wow na wow! Done cooking! Ayan! Ulitin ko, i-bell all nyo na! Thank you for watching! I love you, guys!